masyado kang maluho. Gano'n na lamang ang aking pakinig tuwing nakikitaktang anak ito kesa kumabig. Ang babaeng asawa lamang ang ibibigyang kasiyahan. Hindi kailangan na magkagigil sa kanyang katawan. Ako naman! At sa'yo, Ginoo, mataas ang aking pagtingin. Dahil ikaw ang kapatid na nalaki itong si Elmir. Pero kung ako lang sa katayo ng kanyang asawa, ipakikiusap ko huwag ka ditong makasama-sama. Mama! Iniuudyok mo ang isang pamumuhay na sadyang tarantado at hindi susundin man ang kusino mga respetabling tao. Kung masyado mang diretsa ng aking pag-uwi ka, walang magagawa. Ganyan ang aking dila. Ang iyo mo siyo tatong sadyang maswerte naman! Yung mabuti niyang tao, talagang maraming alam. Nag-iinit ang ulo ko tuwing pinuko na siya ng kusino mang katulad mong saksakan ng tanak. Ano? Bayaan na lang maghari sa bahay na ito isang makinit ng isip at kuluwari sa tosan dito? At sadya na lang ba kaming di magkakaroon ng libangan kung walang pahitulog sa kanyang magalang-galangan? Kung pakikigan namin siya, wala nang magagawa na hindi maaari, hindi nagkakasala ng sadya. Bawal lahat ng ayos na maaari mo mapakimaan. Lahat ng ipagbawal niya, dapat namang matapos. Aba, inaakay lamang kayo sa landas ng katubusan. At dapat napilitin kayo ng anak kong siya ay pairugan. Hindi maaari, Lola. Hindi mo ako mapipilit kahit na amang matuwa sa taong napakabwisit. Kasinungaling yan ako, sabihin hindi ganun. Kumukulo ang dugo ko sa kilos ng ayap na yan. Isang nakita ko kalalabasan, magkaaway kami dalawa na hindi ba iwasan. Eh, gaano lang talaga. Kung makita mo lang kung paano naging kapangyarihan sa bahay na ito, ang gago naniwan ng sapatos na pumasok dito. Pulago na nito ang manggas na hindi umabot sa siko. At ngayon, pinakikilaman lahat ng takbo ng buhay. Kung umati ate na kay siyang among tunay. Hindi ba't kay inang-inang sana mabuting langit? Kung mapailalim kayo sa kanyang pagmamalasap, sa akala mo kasi santos ang totoo, hindi mo nakikita malulokong numero uno. Nakikin mo ito. Alam mo, hindi ko yung pagkakatiwalaan ng wala akong gwardya. Nisinurat na kanyang bataan. Totoong hindi ko alam ang karakter ng kanyang utusan. Ngunit walang kapintasan ng amo, isusumpa ko yan. Nagagalit lamang kayo sa kanya, inyong pinagtutulungan dahil ibinubunyag niya ang tunay yung katauhan. Mga kasalanan yung kanyang dinudusol. Aba, lahat ng ginagawa niya sa ngalan ng Panginoon. Ako! Kung ganun talaga, bakit kakailan lamang hindi niya mabata kung meron dito nagpupuntahan? Anong kasalanan sa pagbibisita ang kananiwang gawin? Bakit kailangan niya hindi ka ng sobrang pansin? Alam niyo ba kung anong dahilan? Sa atin-atin lang. Nagseselos siya sa bisita, isusumpa ko yan! Malalinig at magunsin sa iyo sinasabi. Hindi lang siya naiinis ang bisita marami. Yang dagsa ng tao dito na masyado ng sagabal yung mga sasakyan sa labas ng pinto at panayuntahan ng mga utusan at mga tsuper na kaka-istorbo sa distrito. Hindi man daw ang masama na chismis pa rin kayo. At ang chismis lamang ngayon, bukas, eskandalo! Kaya hindi ko madam ang pinihid ang lahat ng bunganga. Hindi ba trahedya naman kung itakwin ng pao mga kaibigan dahil sa takot sa pakasabihin ng mga kapitbahay na mamimita sa atin ng lihim? At sa akala mo ba mapatitigil mo ang chismosa at chismosa? Sa tilang malisyoso, wala kang magagawa pang kontra, kaya huwag nang pansinin ano man ang ikalat basta't mamuhay tayo ayon sa nararapat. Bayaan natin dumalta lahat ng may malisya hanggang sila'y mamalat at maubusan ng hininga. Yang didakting kapitbahay sa kayong asawang bulilit, silang naninira sa amin magkabaris kasi ang buwete. Silang katawa-tawang deprimerong pintasero at pintasera. Kahit tao na nanihimik, igagawa ng jera. Babaeng kumausap na lalaki, palalabasin kirida at tuwang-tuwang hahayon upang ito ay ibida. Lahat ng nakikita pipilitin kahit paano upang sumang-ayon sa paniniwalaan ng maraming dago. Sa akala nila, maipangangatwi na ng sariling buhay kung ipipinta ang iba sa kanilang itim na kulay upang sila magmukhang manong at santa santita. Palilitawin tayo ang nagbabaldita. Abay, pinupukul lamang nila mga pintas dahil sa gawain nila at sila ang dapat mamita. Ay, kalagohan ang sabi mo. Alam ng lahat na uwira ng buhay ni Oran. Sa Diyos palaging tapat. At narinig kong malabis ng pinupulaan ang mga bisitang malimit ditong dumalaw. Buwan siyang babae! Oo, naku! Bali-bali! Akala mo maangkilo sa ugali ng naturang alin. Ngunit alam natin kung bakit. Masyado ng matanda! Bumuti dahil hindi na kaya ang pagiging masama. Nung kabataan niya pa, nung kaya pong maakit, walang inatupag kundi pagpapasarap ng labi. Ngayon lumalabo na ang kislap sa kanyang mata.
Tumatalikod sa mundong wala ng gana sa kanya upang mapagtakpan ang paglipas dala ng edad nagtatago sa likod ng mga moralidad. Ganyan palagi ang nangyayari sa sobrang kiri. Matuman lang kasi ang tinda, wala nang bumibili. Dahil nag-iisa na at takbi din ang sukdulang lupot, sa pagbabanal-banal at biglang sumusunod, pinipita sa lahat, walang pinapatawad sa bawat taong makita. Impyerno ang ibabanat. Dahil takuti ang baka mong tunay na itinigit, hindi kasi na mamatay sila sa inggit. Hindi nila matiis na meron naliligayan samantalang pera na sila dahil sa katandaan. Ganyan, anak ko, ang mga ideyang parinig nila sa'yo dahil alam nilang ganyan ang hala ko. Aba, kailangan maunid ang dila ko sa iyong pamamahal dahil buong araw si Daldalera nagkakasaya ng laway. Pero sinikabi ko, makasingit naman. Sasabihin kong paggaganda-gandang kapalaran nang dalhin ang anak ko sa bahay na ito ang isang banal na taong hulog ng langit sa inyo. Hulog ng langit sa eksaktong oras na inyong pangangailangan upang mabigyang liwanag ang isip na nabubulagan para sa kalita na imunsala ko. Sana'y sundin ang sinusupo niyang dapat naman talaga supuin ang panaysayawan at pagtitikon sa iba't ibang disenyo. Akala ng demonyo magdululong lamang sa inyo sa impyerno. Nagulo ng ganong oksyon, walang mapupulot na kabanalan, puro kalokohan, walang wawang kantaan, kung kagadalanan. Malinig ang dumadalo dito ang kapitbahay, kaya nga si Chismig pa rin na walang kamalay-malay. Nagulo ng ganong pagtitipon, matitira kahit matino, libo-libong dilang kumakawag na walang hinto. At kagaya na sabi ng isang pantas kahapon lamang, parang tore ng Babylon, ang gulo ng walang katapusang usapan. Ngunit mabalik ako sa aking puntos kanina. Aba, umingiti ng Ginoong nakahalina. Siguro, sa ibang lugar na siya nakahanap ng gagaguhin. Adios, anak. Wala na akong iba pang tutukoy. Gusto ko lang malaman niyang mas lalo pang bumaba ang aking pagtingin sa tahanan na itong ubod ng sabwa. Hoy! Ang ginagawa mo dyan, hindi nila tayo nagpapakupit! Tulong sa katulong! Ayoko nang lumabas at baka muli ba akong harapin. Masyadong matatag. Antipati kong matanda. Ako sa'yo natuwala na siya. Iahabon na ng kanyang kuro-kuro sa'yo, asa. At kung karapat dapat nga ang impintang na matatawag mo sa matandang ginang. Di ba tayong walang pakundangan? Tinira ng tinira. Sobrang pagtatanggol kay Tartuk sa tuwi-tuwi na. Naku, walang kwenta yung kung ikukumpara mo sa anak. Pag nakita mo ang amo ng tahanan, lalo kang tatala. Nung nagdaan na ba na naging siyang tanyag na sundalo? Kapuri-puring dapang ay pinamalas sa tao. Ngunit nung nahulog ang loob kay Tartuk ng ganon, parang pinagpanawa ng buong sentido ko mon. Kapatid ang turing doon na sigit pang iniirog kaysa sa abiyak, ina o anak. Ay, ulong na bino. Ito ang tanging pinaglalaga ka ng lihim. Tanging hininga ng payo sa bawat isipin. Ano yung pag-iakap at pag-amo? Ano yung pagbibendita? Kung tratuhin niyo yun, masahol pa sa isang kerida. Dapat kayo nung nasa kabisera, paglugod sa mesa, at giniw na giniw habang kakain sa katerba, ang kailangan niya ay magpuro sa chichira. Dumigay lang yun pagpalaan ka ng Diyos ang ibibira. Sa madaling sabi, masyado itong pinalolokohan. Ito ang lasa kanya ay dulukunturan. Hinahangaan lahat ng kilos lahat na gawin. Kinakabisado din yung ulit-ulit bawat bitkasin. Kamangha-mangha humapay lang paglulugulugo. Bawat usaling parang hulog ng orakulo. At yan si Tartu, kabisadong nilolob ng amo at sinasamantalang hindi naman nagre-reklamo. Hindi mabibilang ang taktik ang ginagamit niya at kinukwatahan ng gusto sa oras na ibigin niya. Nalalaki mga batang ibig dahil pinatutuga at tinatapon bawat laso, engkahe at pintang pangmukha. Nung minsan, pinunit ang kanyang nakaipit sa isang dasalan. Bakit daw pinagdidikit ang panlangit at ang garapangan? Maswerte kayo sa kaiwan sa pagbubusa sa pinto, ngunit hayaan ang asawa kung walang pinto. Yamang hindi na dito muna ako at ibig ko siyang batiin pag nagsasayang ang oras, lalo ako mabibiti. Bagiti mo na ang pag-aasawa ng aking kapatid. May suspecha ko si Tartuk na naman ang nagiging balakid na siya nagsusulsul sa aking mamagsara ng isip. Alam naman malaki ang aking interes kung sabihing maipit. Nag-iibig ang si Valer at aking kapatid na babae. At ako, nainibig naman sa kapatid na butingan kong pare. At kapag... Aba, kapatid, magandang umaga. Balis na ako. Kinagagala ko, nakadeng ka na. Walang masyadong nangyari sa probinsya sa ganitong panahon. Doreen, sandali lamang kapatid.
Kailangan ko malaman kung ano ang nangyari sa aking pamilya noong wala ako upang mapanatag ang aking loob kahit paano. Ano ang nangyari sa mga nakalilipas na araw? Ano ang ginawa niyo? May karamdaman bang dumalaw? Kamakalwa, maghapos pa yung pinatang senyora kaya taratay. Matindi ang sakit ng ulo, hindi mapalagay. Si Tarto! Si Tarto pa ba yun ang problema? Masasabi mo, yun ang patigla, maganda ang kulay gaya ng dati. Kawawa naman! Noong gabi, biglang nalilipas yung senyora. Hindi nakakain dahil sa sakit ng ulo sobra. Si Tarto! Nakipag-apuna sa senyora ko, hindi man lang tumigil ng pagkain samantalang nasimot ang plato ng isang pumunta ang sapato at tupang inihain sa mesa. Kawawa naman! Hindi nakatulog ang senyora dahil sa balisa. Dahil sa taas ng lagnat nung gabi, magdamag kami nag-aalala habang nagbabantay sa kanyang tabi. Si Tarto! Dahil sa sobrang pag-antok, dahil sumapa sa kami naman ako, ang lalo-lalo ng tulog ang kaya mo'y diniba. Ginising na lamang sa umaga ng kumakalam natin. Kawawa naman! Pagkuha na, pinit na rin ang senyora makikita. Paano namin naaawa sa kanyang dinidiin? Pumayag na rin siya sa wakas na magpagamot ng umaga at nun na lamang siya nakatikim ng ginhawa. Si Tarto! Hinarap ang alam! Tatlo apat na baso habang nag-aalmos sa loob ang mga patrakaso! At ako mabawi ng lakas na nawala sa kutiyak ng kabiyak! Kawawa naman! Ngayon, magaling na silang tiyak. Sasabihin ko sa senyora na narinito ka na tuntong wala na makarudanong pa. Pinagtatawa lang kanya kapatid ng todo-todo at huwag ka magagalit. Tama naman ang padaplis yung modo. Sa ka ba nakakita ng asa na labang kakatwa? Masyado na yatang impluensya sa'yo ng taong nabangga at nalilimot mo na ng lubos ang lahat na lang. At pagkatapos mo siyang hanguin sa karalikanan... Tama na, kapatid! Hindi mo kilala ang tinuturan! Aminin kong hindi ko siya kilala ng lubos, ngunit para makilatos ko siya... Ay, magigiliw ka, kapatid, kapag iyong binuksan ang iyong loob sa kanyang halinang walang kapara. Isang tao siya. Isang tao. Isang marangal na tao. Ang sino mang sumusunod sa kanyang tuntunin, nakadarama ng matinding payapa sa kanyang loobin at nagmumukhang pasanin ang kanyang mundong tinutuluyan. Oo, sa kanyang impluwensya, nagbago ang aking katauhan. Tinuruan niya kong iwaksi ang mga damdamin upang makaiwas sa pagtingin sa masyadong malalim. Walang kwenta na ngayon sa akin ang sino mang kapamilya. Susunod yun, sir kapatid, sadyang makatao ang bago mong mga. Ay, kung alam mo na kung paano ko siya nakilala, katulad ng paghanga kong iyong madarama. Araw-araw pupunta noon sa simbahan, lumuluhod sa tabi ko ng matagalan. Napapatingin ang buong kongregasyon sa kanyang pagtangis habang sumasamba. Paungol-ungol, kuminsan, pabuntong-buntong hininga, pahalik-halik sa lupa habang nagtitika. Na tuwing lalabas ako ng pintuan, mauna siya at saka hihinto upang abutan ako ng agwa bendita sa may pintuan. Noong malaman ko na sa isang utusang kasakasama niya, isang binatilyong sumusunod sa halimbawa niya, kung sino siya at kung paano siya umaasa sa awa ng Diyos, nilalapit na ko ito upang handugan ng limos. Sobra ito, sabi niya, kalahati na lamang, hindi ako karapat-dapat sa awang ganyan. At kapag hindi ko binawi ang kanyang isinasauli sa akin, ipamumudmud ito sa mga pulubing nagmamasid sa amin. Sa wakas, inudyukan ako ng langit na kukuping ko siya. Itira sa aking bahay, pakainin at damitan ko pa. Magmula naman noon, bumuti na ang takbo ng lahat-lahat. Minamatay niya mga bagay na hindi matapat sa aking karangalan at puri pati na sa aking kabiyak. At higit na si Lo sa basta't kay Elmir na uukol ng pagnahuli niya nakikipagkulayo, agad niyang pinuputol. Hindi ka man miniwala sa kanyang kabanalan, kahit pinakamaliit na kasalanan kanyang pinagdurusahan. Isang araw, nakahuli ng pulgas pagdarasal. Nagsisi ng lubos dahil tiniris ng lubhang matagal. Bunyeta, nasisira ka na yata ng ulo. O baka naman niloloko mo lang ng mga masyado. Anong gusto mo mangyari sa iyong kabalusto ka? Sabamit, bahit natiis mo ang iyong tinuturan. Napasok na ang utak mo ng ganong balakyo. Ilang beses ko na bang sinasabi sa iyong naghahanap ka ng bagay na maaaring makapagpahamak sa iyo? Kanya magsalita lahat ng kaututang dila ko. Gusto niyo ang kasimbulag niyo ang lahat ng tao. Basta't maliwanag ang isip at iista na. Sigurado, walang pananampalatay sa Diyos. So, respeto sa Diyos ang kahit sino mang ayaw magtiklop ng tuhod sa inyong kapwisitan. Hindi, hindi niyo ako maaaring takutin. Alam kong sinasabi ko. Hindi niyo ako masusuwag. Hindi naman lahat na paglalalmangan ng Santong Juan. Hindi ba't pagmamanong man maaaring falsifikado katulad ng tapang na maaaring panggapin na sino mang gago? Kapag sinusubok na ang dangal ng mga Ginoo, hindi sa ingay na patitibaya ng tapang na totoo. Wala bang diferensya ang nagkukunwari at tunay na banal? Pareho ba yan sa'yo kaya mo pinagtatambal?
Sa isang pangalan, pinagsusuhog mo ang hindi magkatulad ang tingin sa maskara, ang tingin sa mukhang mabat. Pareho ba ang trato sa sinungaling at tapat? Ang loob at labas palagi bang magkadapat? Tinatanggap pa ang anino na parang tunay na katawan. Sa perang falsifikado, ang tingin, totoong kayamanan. Madalas talagang kakatuwa ang katauhan ng mga nilalang. Palaging sinusobra ng ginagawa ng masinsinan kahit tuloy gawang dakila. Nababawi ng gusto dahil yung eksagrado ang palagi nilang gusto. Puro-puro naman ang sa akin, kapatid kong masyadong sira, hindi ko ipipilit. Aba, oo, patas ka nga ako magsalita. Ikaw ang tangi may nalalaman, Doktor na dalubhasa, Senyor Rapolo, kato ng ating panahon. Kami lahat lumalabas na gunggo ngayon. Hindi kapatid, hindi ako nagpapagtas. Wala kong inawat ang karunungang napakataas. Kaya ko lang makita ang diferensya ng totoo at hindi. Katulad ng pagkilala ko sa pagkareligyosong masigit. At wala nang higit pang kapuri-puri sa tunay na banal. Alam kong wala rin higit na nakahambal kaysa sa mga charlatan na parang sepulkrong pumuputi ang itsura dahil sa pintang karburo. Mga profesional na manlulokong sakrileyo ang karera, mga manlulokong lolo kung puro pakitang tao kung tumira, na lumalabas lang ang lubha sa mga dakila at mga makalangit. Mga taong sariling kapakanan ang tanging minamalasakit na nagtitindi sa napakasagrado sa tunay na deboto, nagkukunwaring marangal at uliran sa pagkareliyoso sa pamamagitan ng pagtataas ng mata at pagdanaob ng palad. Ang ibig ko sabihin, yung mga banal na yaman ang hinangad, nag-aalap sa Diyos upang umakyat ang kwarta, pag-iisa at mga meditasyon ang palaging ginahampa. Mahal ko ba yan? Tapos ka na ba? Sa ngayon! Maraming salamat na. Isang bagay kapatid ang ibig ko ihabon. Maiba kung mari ang paksang pinag-uusapan, hindi ba ang iyong si Maria kaya ba na rin makakasal? Oo! At pinagdama na ang araw ng pag-iisang dibdib. Tama! Bakit hindi pa ituloy na isip? Aywan! Bakit may balak may ibang ipinupunta? Tama! Sisirain na ba ang salitang binitiwa mo na? Sinabi ko ba yun? Ah, pwes wala ka na sagalan! Siguro! Bakit bawat salita parang tinatakal? Inataasan ako ni Valero pa makipaglinawan sa'yo. Purihin ang Diyos! Pwes, ano sasabihin ko? Kung ano ang gusto mo! Kung masyado kayo pertinente, anong gusto mo mangyari? Ang kalooban ng Diyos! Ngunit paano ang pangako kay Valer? Ikaw na ang bahala! Kailangan pa sabihin sa Bella, mabibigo ang pinaka! Pagtingin, inuukol ko sa iyo. Hinahangad ko yun, ama, kung iyong iirugin. Mabuti! Anak! Ano ang tingin mo kay Tartuffe na ating panauhin? Ang tingin ko! Oo, ikaw! Mag-ingat ka sa iyong sasagot! Sasabihin ko ang anumang hindi mo ikayaya mo. Mabuti, ginagamit mo ang iyong ulo. Kung gano'n, sabihin mo isa siyang maginoong napakamarangal. At matutuwa ko kung maghahandog siya sa iyo ng pag-ibig at malulugod ka kung siya ang makakaisang dibdib. O ano? Ha? Bakit? Ano ka mo? Ano? Mali ang ginig ko. Maling paano? Sino ama ang sinasabing maghahandog ka ng pag-ibig kong pinakaingatan at ikalulugod ang makakaisang dibdib balang araw? Si Tarto! Ngunit ama, hindi yun tama. Bakit kung gusto ko ko, ikita na sadya? Ngunit dapat na maging tama ang ganun salita sapat na yung aking pasyang hindi masisira. Ano? Ibig mo talaga? Hey, ganun nga. Pagkakasal ka kay Tarto, isinusumpa ko yan, gagawin mo siyang miyembro ng ating pamilya. Ako na nagpasya. Oo! Oh, masyado kang pilya! Ano ginagawa mo yan? Nanunupo ka ba o pamasagat ng balita sa kamay babanda? Mayroon ko ang mahal kung kumalo ng chismis. Baka haka-haka lang nasa paligid. Ngunit nung marinig ko ang tungkol sa balak mo ang sabi sa sarili, tiro lang sigurado. Ay, pinakakatawa ba? Sobrang pagkakomiko, ayaw ko pa rin paniwalaan mas higa.
Bakit ba ang mangyayari? Alam ko kung paano kita mapapaniwala. Oo, ngunit alam ko nagbibiro ka, tanda. Sabi ko lamang ang mangyayari, malapit na. Kung kalukuhan? Natotohan mo lahat, natotohanin pa. Ay, naku, Marielo, ang dibdibin ang sabi na ama, binibidog lang ang ulo mo. Hindi. Tama na, hindi mo kami magagago. Pagka kayo na-visit. Sige, ta, pagka kami naniwala, ikaw magmumukhang gago. Amo naman, paano hindi? Mukha kang matino, may bigote pa kunwari. O, bakit naging sinto-sinto ng biglang-bigla? Kargante! Mas nato kang abante ng abante kahit wala ka sa lugar, sinasabi ko yun sa inyong hindi ko yun papayagan. Ay, naku, amo ko, hindi kailangan magsinhalan. Siguradong nagbibiro ka lang kanina. Isipin mo, dapat pa naman pakasal sa isang panatiko? Hindi ba't ang ganong klase ng tao iba ang pinahalagahan? At ano ba idaragdag sa'yo ng ganong ugnayan? Sayamang mong yan, bakit pipili ng mamanugangin isang pulubi? Manahimik ka at makinig ka sa akin. Kung mahirap siyang tao, lalong dapat siyang idambala, intintin mo yon. Ang kanyang kahirapan, ang kanyang katangian, sigurado yon. Nakikita roon ang kanyang karangalan. Hinayaan niya mago sa kanyang dati niya kailangan dahil wala siyang interes sa mga makamundong katangian. Pawang makalangit lamang at espiritual ang kanyang pinagpipilitan. Sa tulong ko, maaring makaahon siyang muli sa pagkadukha. Dapat lamang namang isauli sa kanyang lupain, kilala sa kanilang lugar. Pulubi man ngayon, maginoo siyang hindi vulgar. Ganyan! Ang sabi niya, ngunit hindi angkot sa kanyang kabanalan gawang paghahangkong. Yung taong mahilig maging santo, hindi na kailangan inuukat pa ang kanyang pinanggalingan o ang yamang mababawi bukat. Hindi bagay sa papagkumbaba ang magkaroon ng ambisyon. Bakit yung pinagmamalangan ng mataas na walang posisyon? Ngunit siyempre, ayaw mo muna pag-usapan ng ganyang mga bagay. Huwag niyo muna isali ang kanyang pamilya sa usapan ngayon at sarili na lamang niya ang ating talakayin. Magagawa mo bang iandog ang anak na babae sa taong ganong kamura? Hindi na ba iisipin ang pangangailangan ng anak? At kung sa iyong karahasan, baka lang siya mapahama. Sasabihin ko sa iyo, pag pinilit siyang pakasal, isinusuko mo sa malaking pangalip ang kanyang dangan. Ang pasya ng babaeng maging matapat sa kanyang asawa, depending lubos sa klase ng tao kasiting niya sa kama. Kung may senyor ang nagtataksil sa kabiyak ng dibdib, sisihin ang senyor na piyadong nanggigipit. Talaga may mga asawang hindi mapagtatapatan. At sino man ang mamili